Sa mga bago sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share para naman mapakinggan ng iba ang nobelang ito. Sa gustong magpa-shoutout, comment lang sa baba. Kabanata 10-11. Matanda na ako. Boyfriend. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Hindi napigilan ni Marites na umiti ng kaakit-akit. Pagkatapos ay inilagay ang kanyang kamay sa kanyang mga pisngi at inilagay ang maalinsangan na kilos. At tinanong si Cyrus sa mahinang boses, bakit may pakialam pa rin si Young Master De La Cruz sa aking personal? Buhay. Ang problema, kung sasabihin kong wala akong boyfriend, gusto mo bang isaalang-alang ang paghabol sa akin? Noo. Nang marinig ni Cyrus ang mga salita ni Marites, bakas ng kahihiyan ang sumilay sa kanyang mga mata, at mabilis niyang sinabi, iyon nga, Miss Lin, huwag kang magkamali, nagtanong lang ako. Magtanong ka na lang. Nagpanggap si Marites na naliligaw, at mahinang sinabi, wala pa akong boyfriend, at palagi kong inilalaan ang oras ko sa trabaho, kaya wala na akong pagkakataong makahanap ng boyfriend. Sobrang ganda ni Miss Lin. Dapat napakadaling maghanap ng boyfriend, kaya huwag kang mag-alala. Nakangiting sabi ni Cyrus. Siyempre, madaling makahanap ng boyfriend. Kung tutuusin, napakaraming lalaki sa mundong ito, pero hindi ganoon kadaling humanap ng lalaking kasing husay ni Master De La Cruz. Kinausap ni Marites si Cyrus sa napakapang-akit na boses. Tumingin si Cyrus kay Marites sa harap niya at nagtaka pa kung may ipinapahiwatig ang babaeng ito sa kanya. At alam ni Cyrus na ibang-iba ang babaeng ka-level ni Marites sa mga babaeng iyon sa paaralan. Si Marites ay hindi madaling pakitunguhan, kaya hindi itinuloy ni Cyrus ang pakikipag-chat kay Marites. Miss Lin, pag-usapan ng seryosong bagay. Mahinang sabi ni Cyrus kay Marites. Young Master De La Cruz, sabihin mo sa akin. Seryosong tumingin si Marites kay Cyrus. Ang una ay ang impormasyong ito tungkol kay Jimmy. Bagamat napaka-detalye ng nilalaman ng impormasyon, hindi ko gusto ang mga bagay na ito. Kailangan kong hanapin ang hawakan ni Jimmy, at pagkatapos ay kontrolin ang taong ito, kaya ang susunod na hakbang ay ang iyong trabaho. Dapat ang focus ay sa pag-iimbestiga kay Jimmy, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Sabi ni Cyrus kay Marites sa seryosong tono. Bagamat ngayon lang nakausap ni Cyrus si Marites na parang mga ordinaryong magkaibigan, ngunit ngayon ang tono ni Cyrus ay ang tono ng gawaing itinalaga ng superior sa subordinate. Palaging nagpapasalamat si Cyrus kina Jonathan at Thomas. Dahil naramdaman ni Cyrus na kung hindi dahil sa dalawang taong ito, maaring nawala siya sa kwalipikasyon para magmana ng mana, kaya tinatrato ni Cyrus sina Jonathan at Thomas na parang they were friends, napakagalang din ng tono. Ngunit ang pagharap kay Marites at Cyrus sa oras na ito ay hindi nakatulad ng dati. Okay, Young Master De La Cruz, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, at gagawin ko ang ibig mong sabihin. Mabilis na tumango si Marites, halatang mas seryoso ang ekspresyon sa kanyang mukha. At sa ilang kadahilanan, ayokong may makaalam ng aking pagkakakilanlan, kaya't kailangan mong gawin itong mabuti na ilihim ito. Tumingin si Cyrus kay Marites at binigyang diin. Ibig mong sabihin, ayaw mong malaman ng iba na nakarating ka na sa bihang, di ba? Si Marites ay napakatalino at direktang sinabi ang tunay na layunin ni Cyrus. Oo, iyon ang ibig kong sabihin. Dahan-dahang tumango si Cyrus. Okay, naiintindihan ko. Sumang-ayon si Marites. Kung gayon ay walang susunod na mahalagang gagawin. Hiniling ko kay Jonathan na tulungan akong ihanda ang bahay at sasakyan. Paano ang paghahanda? Tumingin si Cyrus kay Marites at nagtanong. Handa na ang sasakyan at ang bahay. Kung may oras ka ngayon, Mr. De La Cruz, maipapakita ko sa iyo. Mabilis na sumagot si Marites. Tara na.
Ayaw ipagpatuloy ni Cyrus ang pakikipag-chat kay Marity sa kahon na ito, kaya tumayo siya at tumakbo palabas ng kahon. Matapos makita ni Marity si Cyrus na naglalakad ng napakasaya. Isang kakaibang kislap ang kumislap sa kanyang magagandang mata. At lihim siyang nagulat, dahil alam niya na si Cyrus ay naglalakad ng napakasaya, na nagpapakita na si Cyrus ay talagang hindi interesado sa kanya. Medyo na curious si Marities, naisip niya kung anong klaseng lalaki ang hindi matitinag sa kanya. Sa mga mata ni Marities, ang mga lalaki ay mga nilalang na kontrolado ng mga primitive na pagnanasa, at walang tao na kayang kontrolin sila sa harap niya. Kahit si Jonathan ay hindi kinakailangang hindi natitinag. Ang pagganap ni Cyrus ay nagparamdam kay Marities na talagang wala siyang ideya tungkol sa kanyang sarili. Pagkalipas ng ilang minuto, sinundan ni Cyrus si Marities palabas ng Barako Club at pagkatapos ay pumunta sa harap ng isang parking lot. Master De La Cruz, ito ang sasakyan na inihanda ko para sa iyo. Pagkarating sa parking lot, matikas na sumandal si Marity sa isang BMW at mahinang sinabi kay Cyrus. Nang makita ni Cyrus ang BMW na kotseng ito, isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata. Ipinaliwanag ni Jonathan kay Marity na ang kailangan ni Cyrus ay isang ordinaryong kotse, hindi masyadong bongga, kaya pinili ni Marity ang BMW na ito bilang BMW 5 Series. Napakamahal na luxury car. Siguro sa mata ng mga taong tulad ni Marities, napaka-ordinaryo na ng ganitong sasakyan. Kung ordinaryo lang, imposibleng magmaneho. Isa pa, nandito ang pagkakakilanlan ni Cyrus. Kahit gusto ni Cyrus na maging low profile, hindi niya kayang magmaneho ng sasakyan na higit sa 100,000 pesos, di ba? Master De La Cruz, ano sa tingin mo ang kotseng ito? Tinapat ni Marities ang kotse gamit ang kanyang maliit na kamay at nakangiting tinanong si Cyrus. Ayos naman ang sasakyan. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Cyrus. At hindi niya maiwasang mapabuntong hininga ng lihim sa kanyang puso na kung talagang ide-drive niya ang sasakyang ito sa Bihang University. Siya ay ituring na isang mayamang pangalawang henerasyon kahit na hindi niya ihayag ang kanyang sarili. Pagkakakilanlan. Kung tutuusin, kung ang isang estudyante sa kolehiyo ay maaaring magmaneho ng ganitong uri ng kotse, ang mga kondisyon sa bahay na iyon ay dapat na napakaganda. Young Master De La Cruz, parang hindi ka ba nasisiyahan? Hindi napigilan ni Marities na tanungin si Cyrus ng mahina matapos maki. May mali sa mga mata ni Cyrus. Wala lang. Sa tingin ko lang medyo mahal pa ang sasakyan na ito. Malumanay na sagot ni Cyrus. Mahal pa ba itong sasakyan? 500,000 lang. Nagulat si Marities kay Cyrus. Maaring hindi big deal sa amin ang 500,000, pero malaki rin ito para sa mga ordinaryong tao. Malumanay na sagot ni Cyrus. Kung ganoon niya ang Master De La Cruz, tinutulungan kitang maghanap ng bagong sasakyan. Pagkatapos mag-alinlangan sandali ni Marities, mahina niyang sinabi kay Cyrus. Hindi, ako na ang bahala sa sasakyan. Tere, tingnan natin ang bahay. Malumanay na sagot ni Cyrus. Okay. Mabilis na tumango si Marities, pagkatapos ay kinuha ang susi ng kotse at binuksan ang pinto. Si Cyrus ay hindi rin magalang at piniling umupo sa co-pilot seat habang si Marities ay nakaupo sa driver seat na napakatino at nagkusa na magmaneho ng kotse. Kabanata 10-12. Napapaligiran ng magagandang babae. Matapos makita ang kotseng pinili ni Marities para sa kanya. Wala nang pag-asa si Cyrus sa bahay na pinili ni Marities dahil alam niya na ayon sa pamantayan ni Marities, tiyak na hindi ordinaryo ang bahay. Oo nga, hindi nagtagal ay ipinarada ni Marities ang kotse sa harap ng isang marangyang residential area, pagkatapos ay tumalikod at mahinang sinabi kay Cyrus, Master De La Cruz, nandito na tayo. Binuksan ni Cyrus ang pinto ng kotse at bumaba ng kotse para obserbahan ang sitwasyon sa komunidad.
Napakaganda ng kapaligiran sa komunidad at hindi masyadong malayo ang lokasyon sa Bihang University, kaya naisip ni Cyrus na hindi dapat mura ang mga bahay sa komunidad na ito. Ang tanging bagay na nagpapasaya kay Cyrus ay ang komunidad na ito ay hindi isang villa area, ngunit isang ordinaryong komunidad. Master De La Cruz, ano sa tingin mo ang lugar na ito? Tinanong ni Maritis si Cyrus sa mahinang boses. Mahusay. Bahagyang tumango si Cyrus at pagkatapos ay nagpatuloy. Pumasok tayo at tingnan. Ayos ito. Nang makitang hindi nagpakita ng kawalang kasiyahan si Cyrus, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Maritis, mabilis na kinuha ang susi ng bahay at dinala si Cyrus sa komunidad. Hindi nagtagal ay dumating si Cyrus at ang grupong ito ni Maritis sa bahay. Napakaganda pa rin ang dekorasyo ng bahay, lahat ay moderno at walang bahid-bitik na malinis. Ito man ay mga gamit sa bahay o pang-araw-araw na pangangailangan, sila ay napakahusay na nakahanda. Alam ni Cyrus na ang Bihang University ay tiyak na maghahanda ng isang dormitoryo para sa kanya, ngunit minsan ay naramdaman ni Cyrus na ang pagtira sa dormitoryo ay hindi partikular na maginhawa. Kaya naramdaman ni Cyrus na kailangan pa niyang maghanda ng bahay sa labas. Kung wala siyang gagawin, maaari siyang manirahan sa dormitoryo. Kung may mga espesyal na pangyayari, maaari siyang lumabas upang manirahan. I'm very satisfied with this house, salamat. Mahinang sabi ni Cyrus kay Maritis. Ito ang dapat kong gawin, at medyo magalang para sa iyo na magpasalamat. Mabilis na sumagot si Maritis, at pagkatapos ay nagkusa na sabihin, nasaan ang iyong bagahe, Mr. De La Cruz? Gusto mo bang ilipat ko ito para sa iyo? Wala, wala akong bagahe. Marahang umiling si Cyrus. Sige. Tumango si Maritis at sumagot, pagkatapos ay nagpatuloy. Master De La Cruz, mayroon ka pa bang ibang utos? Kung hindi, mauna na ako, maaari kang makibagay sa kapaligiran. Sige, bumalik ka muna, I have your contact information, if there is anything, I will call you. Tumingin si Cyrus kay Maritis at sinabi. Okay. Sumang-ayon si Maritis, pagkatapos ay tumalikod at tumakbo palabas ng silid. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Maritis sa silid at umupo rin si Cyrus sa sofa at nagpakawala ng mahabang hininga. Kahit ano paman, mayroon na siyang matutuluyan sa Bihang City. Pagkatapos magpahinga sandali ni Cyrus, saglit niyang pinagmasdan ang layout ng kwarto. Ang silid na ito ay isang napaka-standard na tatlong silid tulugan at dalawang bulwagan na may lawak na humigit kumulang 120 hanggang 30 metro kwadrado. Kung ito ay batay sa presyo ng Bihang City, dapat itong nagkakahalaga ng higit sa 5 milyon. Nakatira si Cyrus sa ganoon kalaking bahay, may nazayang. Iba nga lang ang bahay sa sasakyan. Napakahirap magpalit ng bahay, at magsasayang din ng oras. Dagdag pa rito, malapit lang talaga ang bahay sa Bihang University, kaya plano ni Cyrus na tumira dito pansamantala. Ngunit naramdaman ni Cyrus na kailangan pang palitan ang kotse ng BMW. Ang dahilan kung bakit hiniling ni Cyrus kay Jonathan na maghanda ng sasakyan ay dahil marami siyang gagawin sa Bihang City at magiging napakaabala na sumakay ng taxi sa lahat ng oras. Ngunit naramdaman ni Cyrus na masyadong bongga ang BMW na kotse at naramdaman niyang dapat siyang magpalit ng mas murang kotse. Sa pag-iisip nito, direktang kinuha ni Cyrus ang susi ng kotse at ang susi ng pinto, at pagkatapos ay umalis sa komunidad, handang pumunta sa tindahan ng 4S para makita ang sasakyan. Ito ang unang pagkakataon para kay Cyrus na pumunta sa komunidad na ito, kaya hindi siya masyadong pamilyar sa kapaligiran sa komunidad. Umabot ng halos 10 minuto para mahanap ni Cyrus ang parking spot ng Maritis. Ngunit nang makita ni Cyrus ang kanyang BMW na kotse, hindi niya maiwasang mapatitig saglit. Dahil nalaman niyang maraming babae ang nakapalibot sa kanyang BMW na kotse,
Ang iba sa kanila ay nasa telepono pa rin, at ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha ay parang sobrang balisa. Matapos makita ni Cyrus ang eksenang ito, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay labis na naguguluhan. Kahit na ang kanyang BMW na kotse ay maaari ding ituring bilang isang magandang kotse. At ang presyo ay hindi mura para sa mga ordinaryong tao. Ngunit ito ay hindi isang magandang kotse pagkatapos ng lahat, at ito ay napakapangkaraniwan sa kalye, kaya hindi ito magiging sanhi ng labis sa lahat. Tama lang na panoorin ng mga tao. Bukod dito, nalaman din ni Cyrus na ang lahat ng mga kagandahang nakapalibot sa kanyang sasakyan sa oras na ito ay magaganda, at lahat sila ay napakasunod sa moda at maganda ang pananamit. Kahit sinong ilabas niya ay maaaring isang Diyos level na pag-iral. 4 o 5 dilag ang pumaligid sa kanyang sasakyan. Naramdaman ni Cyrus na may mali. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, naglakad pa rin siya papunta sa kanyang sasakyan. Who the hell is this guy? How could he be so bad? How could he park his car here? Pagkatapos pumasok ni Cyrus, narinig niya ang pinag-uusapan ng mga babae. Tiningnan ni Cyrus ang kanyang BMW nang hindi sinasadya. At nalaman na hindi pinansin ni Marites nang iparada niya ang sasakyan ngayon, at talagang ipinarada niya ang kotse sa harap ng isa pang kotse, kaya hindi makalabas ang sasakyan sa loob. At ang BMW ni Cyrus ay isang bagong kotse mismo, kaya walang impormasyon sa pakikipag-ugnayan dito. Ngayon ang mga may-ari ng sasakyan sa loob ay hindi na makapagpapalabas ng kanilang mga sasakyan, kaya dapat ay labis silang nababalisa. Nakaharang pala sa daan ng mga tao. Walang magawang umiti si Cyrus, pagkatapos ay dumiretso sa mga taong iyon, at pagkatapos ay mahinang nagtanong. I'm sorry, please let me. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, ang mga dilag na orihinal na napaliligiran ng sasakyan ni Cyrus ay lumingon sa kinatatayuan ni Cyrus. Walang ekspresyong tinanong ng isa sa mga may mahabang buhok na dilag si Cyrus, sino ka? Iyon ano, akin ang kotse na ito. Itinuro ni Cyrus ang kotse ng BMW sa hindi kalayuan at sinabing may nahihiyang ekspresyon. Brush. Sa isang iglap, lahat ng mga dilag na orihinal na napapalibutan ng BMW ay napalingon sa kinatatayuan ni Cyrus. Ito ba talaga ang kotse mo? Matapos mag-react ang mga dilag na ito, lahat sila ay sumugod sa kinatatayuan ni Cyrus, at pagkatapos ay direktang pinalibutan si Cyrus. Biglang napaliligiran ng napakaraming dilag, si Cyrus ay medyo nawala ng imik. At sa oras na ito, ang kinalalagyan ng mga taong ito ay ang gate ng komunidad, at marami na rin ang mga tao, kaya marami na rin ang nanonood sa saya. Kabanata 10:13. Ang kotse ay para sa iyo. Matapos mapalibutan si Cyrus ng isang malaking grupo ng mga dilag. Isa sa mga dilag na malaki ang mata at mahabang paa ay humakbang ng mataas na takong at naglakad sa harap ni Cyrus, pagkatapos ay itinuro si Cyrus at galit na nagtanong, Anak, sinabi mo lang na ang sasakyan na ito ay sa iyo. Oo, anong meron? Tiningnan ni Cyrus ang magandang babae sa harapan niya at walang magawang sumagot. Alam mo bang nakaharang ang sasakyan mo sa sasakyan ng kaibigan ko? Diretsong sigaw ng big-eyed beauty. Oo, bakit ang immoral mo? Bakit mo ipinarada ang sasakyan mo dito? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang araw na ito kay Johanna? Alam mo ba kung gaano katagal ang pagpark mo dito? Nagsimula na ring akusahan ng ibang dilag sa paligid si Cyrus na nag-iingay. Matapos marinig ang sinabi ng mga dilag na ito, ang ekspresyon ng mukha ni Cyrus ay tila naguguluhan. Bagamat si Marites ay nagpark ng sasakyan dito ay talagang mali, ngunit ang mga taong ito ay hindi kailangang magalit ng labis, tama. Higit pa rito, tumagal ng 2 oras si Cyrus mula nang dumating siya sa komunidad na ito hanggang sa paglabas niya. Kahit na ito ay pagkaantala para sa kanilang oras, ano ang magiging malaking epekto? Okay, stop talking.
Gayunpaman, sa sandaling ito, isang boses ang tumunog sa karamihan. Matapos marinig ni Cyrus ang boses na ito, hindi niya namamalayan na ibinaling ang kanyang ulo at sumulyap, at ang nakapansin sa kanya ay isang napakagandang babae. Nakasuot ng puting knitted sweater ang pangitaas na katawan ng dalaga. Malapit nang lalabas ang double peak sa dibdib. At ang ibabang bahagi ng katawan ay isang pares ng maong shorts, may bilog na puwitan, magagandang kurba, balingkinitan at patas na mga binti ay direktang nakalabas sa hangin. At inapakan ang mga paa. Isang pares ng canvas na sapatos, ang buong tao ay mukhang dalisay at maganda. Johanna, bakit hindi mo sabihin sa akin, kung hindi dahil sa taong ito na nagparada ng sasakyan ngayon dito, paano ka na-miss sa interview? Dapat turuan natin ng leksyon ang taong ito. Tuwang-tuwang sagot ng big-eyed beauty na nagtanong kay Cyrus noon. Baka masisi ako sa pagiging malas ko ngayon. Kalimutan mo na yun, it's nothing more than an interview. Kung makaligtaan mo, mamimiss mo yun. Baka it's God's will. Ang inosenteng babae ay may napakalmadong ekspresyon sa kanyang mukha sa oras na ito at walang magawang sinabi. Johanna, hindi ka palaging mabait. Oo nga, ang tagal mo nang naghanda, tapos ngayon ay hindi ka na nag-interview dahil sa bastos na to. Bakit natin hahayaan ang taong to? Galit ding naghiyawan ang matalik na kaibigan sa paligid ng inosenteng babae. Saglit, lahat ay tumingin sa posisyon ni Cyrus na may kakaibang mga mata. Sobrang durug din ang puso ni Cyrus sa mga oras na ito, dahil paano niya maiisip na dalawang araw lang siyang nasa bihang, at nakatagpo siya ng ganoong bagay. At higit sa lahat, ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Cyrus mismo. Ang kotse ay ipinarada ni Marites. Sa simula, hindi naisip ni Cyrus na harangan ang mga sasakyan ng ibang tao. Bastard, anong tinitingin-tingin mo? You have to make it clear today. Kung hindi ka nagpapaliwanag, huwag mo nang isipin na umalis at sasabihin ko sa iyo. Nag-iisip. Tinitigan ng malaki ang mata na dilag sa kanyang malalaking mata na puno ng tubig at galit na sinigawan si Cyrus. At huminga ng malalim si Cyrus at sinabi sa mahinang boses. Ano, pakiusap po minahon ka, hindi ko pa rin naiisip kung ano ang nangyayari. Ano pa kaya ang? Bamo ka ang bibig ng malaki ang mata na dilag para magsalita. Grace, huwag kang manggulo, wala talagang kinalaman sa kanya ang bagay na ito, sarili kong malas. Sa sandaling ito, mabilis na inabot ng dalisay na dilag na nagngangalang Johanna at kinaladkad ang kaibigan, na parabang ayaw na nitong magpatuloy sa pakikipag-usap ang kaibigan. Kung hindi dahil sa taong ito na humaharang sa sasakyan mo, walang ganoon. Huwag mo akong pigilan. Direktang sumagot ang malaking mata na dilag na si Grace. Sabihin mo lang kung ano ang nangyayari. Sinundan ito ni Cyrus. Ganito, kaibigan kong si Johanna, at kanya ang sasakyan sa loob. Itinuro ng malaking mata na dilag ang kanyang daliri sa puting modernong sedan na nakaharang ng BMW ni Cyrus. At pagkatapos, mahinang tanong ni Cyrus. Dalawang araw ngayong hapon ang oras para pumunta si Johanna sa UniAsia Group para sa isang interview. Halos kalahating taon ang naghahanda si Johanna para sa interview, ngunit dahil hinarang mo ang kanyang sasakyan at walang malapit na taxi, kaya na-miss niya ang interview. Ngayon sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin tungkol dito. Tuwang-tuwang sumigaw ang big-eyed beauty kay Cyrus. Matapos marinig ang mga salita ng malaking mata na dilag, naunawaan ni Cyrus ang nangyayari. Sa totoo lang, napakasimple lang. Hinarang ng kotse ni Cyrus ang kotse ng Pure Beauty at hindi pa nakakahanap ng taxi ang Pure Beauty. Nakaligtaan ang panayam. So ganyan yan. Bahagyang tumango si Cyrus. I'm sorry, I really can't blame you for this incident today. Tuwang-tuwa ang mga kaibigan ko dahil sa akin, kaya bilisan mo at itaboy mo. Sa oras na ito,
Nagkusa si Johanna na humingi ng paumanhin kay Cyrus at sinabi sa isang walang magawang tono. Hindi mo mabitawan ang taong ito, ang lahat ng ito ay dahil sa kanya ngayon. Walang humpay ang malaking mata na dilag at direktang hamarang sa daraanan ni Cyrus. Alam ni Cyrus na hindi niya lubos na masisisi ang sarili sa nangyari ngayon. Kahit na talagang nakaharang ang sasakyan niya sa sasakyan ni Johanna, maaari nilang piliin na sumakay ng taxi o tumawag ng sasakyan online, ngunit nanatili silang naghihintay dito para mamatay. Ang kabilang partido ay malinaw na responsible. Gayunpaman, walang ibig sabihin si Cyrus na sabihin sa kabilang partido ang mga bagay na ito ngayon. Kung hindi makapagbigay si Cyrus ng kasiya siyang paliwanag sa kabilang partido, tiyak na ilalagay ng mga taong ito ang kanilang galit sa kanilang sarili. Okay, I understand what you said. To put it simply, naapektuhan ng sasakyan ko ang interview mo at naging dahilan ng pagkalugi mo, di ba? Tiningnan ni Cyrus ang dalisay na kagandahan sa kanyang harapan at nagtanong. Hindi ito ganito, bagay na ito. Mabilis na ikinaway ni Johanna ang kanyang kamay. Iniunat ng malaking mata na dilag ang kanyang kamay at kinaladkad si Johanna, at sinigawan si Cyrus sa mayabang na tono. Oo, ganyan talaga. Alam mo ba kung gaano kadalang ang pagkakataong makapanayam ng UniAsia Group? Ilang tao ang naroon? Hindi makukuha ang pagkakataong ito. Hindi ko alam kung gaano kabihira ang pagkakataong makapanayam ng UniAsia Group. Marahang umiling si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Ngunit alam ko na ang pangyayari ngayon ay dahil sa kotse ko, kaya bakit hindi ko ibigay sa kanya ang kotse, para lang makabawi sa pagkawala niya, ano sa palagay mo? Kabanata 10:14. Hindi sigurado sa kanya ito. Diretsyong ibigay itong sasakyan kay Johanna. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, ang mga dilag na orihinal na nasa paligid ni Cyrus ay natigilan sa kinauupuan at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay parang gulat na gulat. Dahil hindi nila inaasahan na ganoon pala ka-generous si Cyrus. Ang mga taong ito ay nagtipon sa paligid ni Cyrus at humingi ng paliwanag. Sa katunayan, gusto lang nilang ilabas ang kanilang galit kay Cyrus. Sa huli, natapos na ang mabuting paghingi ng tawad ni Cyrus. Bagamat ang mga aksyon ni Cyrus ay nagdulot ng pagkalugi kay Johanna. Ngunit hindi mo masasabi kung sino ang tama at kung sino ang mali sa ganitong uri, hindi mo hahayaang mawalan ng pera si Cyrus, tama ba? Ngunit hindi inakala ng mga taong ito na si Cyrus ay magiging napakadirekta, na ibibigay niya ang kotse ng direkta kay Johanna. Anak, pinagluloko mo ba kami dito? Pagkatapos mag-react ng malaking mata na dilag, diretsyong sinigawan niya si Cyrus. Paano kita nilero? Nakangiting tanong ni Cyrus. Kakasabi mo lang na ibibigay mo itong sasakyan kay Johanna, anong pinagluloko mo? Sigaw ng dilag na malaki ang mata. I'm not kidding you, totoo naman ang sinabi ko, ayaw mo ba ng explanation? I'll give you an explanation now. Mahinang sabi ni Cyrus. Sa iyo ba itong sasakyan? Oo, ibibigay mo ba talaga kay Johanna? Hindi mo naman ninakaw itong sasakyan mo. At medyo naguguluhan din ang iba pang kaibigan ni Johanna. Kung tutuusin, ito ang unang beses na nakatagpo sila ng ganoong bagay. Dahil lang sa hinarang nila ang sasakyan ng ibang tao, at pagkatapos ay kailangan nilang magbayad ng kotse sa iba, at ito pa rin. 50 or 60. Ang BMW na kotse, walang dapat maniwala kung sasabihin mo. Sa harap ng mga pagdududa ng lahat, si Cyrus ay tamad na magpaliwanag, at direktang inihagis ang susi ng kotse ng BMW sa dalisay na kagandahang si Johanna sa kanyang tapat, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Huwag kang mag-alala, hindi ko ninakaw ang kotse na ito. Kung ikaw kung gusto mong dumaan sa mga proseso ng paglilipat, maaari kang makipag-ugnayan sa akin anumang oras.
Walang kamalay-malay na kinuha ni Johanna ang susi ng kotse ng BMW na kotse, at tulalang tumingin kay Cyrus na nasa harapan niya. Hindi mo ari ang ekspresyon ng mukha niya, dahil hindi siya makapaniwala na si Cyrus talaga ang nagplanong kunin ang sasakyang ito. Give ka niya ang kotse. Sandaling natahimik ang lahat ng naroroon. Maging ang mga nanonood sa masiglang paligid ay natulala sa oras na ito, hindi alam kung ano ang nangyayari. Hindi nag-atubili si Cyrus, at dir-diretsyong naglakad. Johanna, binigay talaga sa iyo nung taong yun yung BMW niya. Nauutal na tanong ng big-eyed beauty kay Johanna. Grace, sabi ko sa iyo huwag kang manggulo, pero hindi ka makikinig. Lumalaki na ba ngayon? Walang imik na sigaw ni Johanna, at pagkatapos ay hinabol si Cyrus gamit ang susi ng kotse. Sorry talaga ngayon lang, binibiro ka lang ng kaibigan ko, huwag mong seryosohin, ibalik mo yung susi ng kotse. Matapos maabutan si Cyrus, nag-aalalang sinabi ni Johanna kay Cyrus. Bahagyang nasulyapan ni Cyrus ang dalisay na kagandahan sa kanyang harapan. Nararamdaman niya na talagang napakabait ng babaeng ito, at naantala nga ni Cyrus ang pakikipanayam kay Johanna ngayon, na nagkaroon ng epekto kay Johanna. Bukod dito, ang BMW na kotse na si Cyrus ay orihinal. Wala akong balak buksan kaya diretsyong ibibigay niya kay Johanna bilang kabayaran. Kunin mo ang kotse, hindi ko ginustong magmaneho ng kotse na iyon, at makatitiyak ka na legal ang sasakyang ito. Tuwing may oras ka, pumunta ka sa 15th palapag ng building, no? 3 para hanapin ako, at ihahatid kita. Para dumaan sa mga proseso ng paglilipat. Tandang padamdam panipi. Sinabi ni Cyrus kay Johanna sa napakakalmang tono. Nako ang mahal ng sasakyan mo, hindi ko talaga matatanggap. Matapos malaman ni Johanna na tila seryoso si Cyrus, ang ekspresyon ng mukha nito ay tila nag-aalala. Hindi ba't sinabi ng mga kaibigan mo na napakahalaga sa iyo ng panayam na ito? Hindi naman dapat big deal ang pagbibigay sa iyo ng ganitong kabayaran kaya dapat mong tanggapin. Tumingin si Cyrus kay Johanna at nagpatuloy. Ngunit, ibinuka ni Johanna ang kanyang bibig para magsalita. Okay, you don't have to follow me. Since I said I will give this car to you, it must be given to you, so you can drive it with confidence. Direktang pinutol ni Cyrus ang mga salita ni Johanna, at pagkatapos ay huminto siya ng taxi. Hindi ko alam kung dahil ba sa swerte ni Cyrus o ano. Naglakad lang siya palabas ng community at may dumating na taxi, pero isang oras na naghintay si Johanna sa gate ng community nang walang nakakasalubong na taxi. Tulala na nakatayo si Johanna at pinanood si Cyrus na sumakay sa taxi. Na may labis na pagtataka sa mukha, dahil pakiramdam niya ay parang panaginip lang ang naranasan niya ngayon, at ang lahat ay hindi totoo. Anak, saan ka pupunta? Pagkasakay ni Cyrus sa taxi, nilinggan ng taxi driver si Cyrus at nakangiting nagtanong. Master, tulungan mo akong maghanap ng 4S shop. Malumanay na sagot ni Cyrus. Young man, maraming 4S stores sa Bihang City. Kung gusto mong bumili ng kotse, sabihin mo sa akin kung anong brand ang gusto mong bilhin, di ba? Nakangiting sabi ng taxi driver. Hindi mahalaga ang tatak, basta mas mura ang kotse. Mahinang sabi ni Cyrus. Hehe, then I understand what you mean. It's the first time I have encountered you buying a car like this in my life. Ngumiti ang taxi driver at diretsyong pinaandar ang sasakyan. Tumayo roon si Johanna at nakitang nawala na talaga ang taxi na sinasakyan ni Cyrus. Ang kanyang mukha ay sobrang walang imik, at sa wakas ay maaari na lamang niyang piliin na tumalikod at bumalik sa BMW. Ang mga kaibigan ni Johanna ay nagtipon-tipon sa paligid ni Johanna matapos makita ang pagbabalik ni Johanna. Johanna, hindi naman talaga binigay ng taong yan sa'yo yung sasakyan, diba? Malambing na tanong ng malaki ang mata kay Johanna.
Gusto ko sanang ibalik ang susi ng kotse sa kanya, pero ayaw niya. Nakataksi siya ngayon. Sagot ni Johanna na may napaka-helpless na ekspresyon. Totoo ba? Napaka-generous ng taong ito, at regalo ang ganyang kamahal na sasakyan. Ang malaki ang mata na dilag ay sumigaw na may hindi kapanipaniwalang ekspresyon, at pagkatapos ay sinabi kay Johanna. Johanna, ang swerte mo, tama ba? Tandang padamdam panipi. Oo, ito ay isang BMW, hindi bababa sa 500,000. Johanna, mukhang ang swerte mo ngayon, at makakaharap mo pa ang napakagandang bagay. Naiinggit din ang mga kaibigan sa paligid ni Johanna. Kung tutuusin, hindi pa nga nila narinig ang ganoong bagay, lalo pa itong nakatagpo. Hindi ako sigurado kung ang kotse na ito ay pag-aari ng batang iyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang malaking mata na dilag ay biglang sumigaw. Kabanata 10:15. Mag-swipe. Oo, ngayon lang siya binigyan ng kasiyahan ng tao, baka peke itong susi ng kotse. I think it should be fake. Sino ang may pera para mamigay ng sasakyan na nagkakahalaga ng mahigit kalahating milyon nang hindi kumukurap? Ang mga salita ng malaking mata na dilag ay nagpaalala sa lahat ng naroroon, at lahat ay nag-react. Johanna, bilisan mo at subukan kung totoo itong susi ng kotse. Medyo na curious ang big-eyed beauty kung talagang binigay ni Cyrus kay Johanna ang BMW, kaya sobrang sabik niyang sinigawan si Johanna. Nako, hindi ko sinasadyang magkaroon ng kotse na ito, kaya ano ang maaari kong gawin? Sa oras na ito, iniisip ni Johanna man kung paano ibabalik ang sasakyan kay Cyrus, kaya kung talagang hindi ganoon kahalaga sa kanya ang kotse. Kahit na ayaw mo ng kotse, kailangan mong tingnan kung totoo ang susi, di ba? Inagaw ng big-eyed beauty ang susi ng kotse sa kamay ni Johanna habang nagsasalita at bahagyang pinindot iyon. Tot-tot! Agad na bumukas ang mga ilaw ng BMW. Saglit na natigilan ang lahat ng naroroon, matamlay na nakatingin sa kinaroroonan ng BMW. Noong una, akala nilang lahat ay peking ang susi ng kotse na ito, kaya't masayang ibinigay ito ni Cyrus kay Johanna, ngunit walang nag-isip na ang susi ng kotse na ito ay totoo. Johanna, malaki ang kinikita mo this time, paano mo ako mapapasalamatan? Napalingon ang malaking mata na dilag at nauutal na tinanong si Johanna. Anong kinikita mo? Sinabi ko na ngang ibinalik ko ang kotseng ito sa iba. I can't accept this car for no reason. Diretsong kinuha ni Johanna ang susi ng kotse mula sa malaking mata na dilag. Habang ang mga kaibigan ni Johanna ay nagkukumpulan sa paligid ng BMW, nakatingin sa loob ng BMW na may kakaibang ekspresyon. Talagang hindi nila maintindihan kung paanong ang isang mayamang tao ay napakamapagbigay, nagpapadala ng isang BMW na hindi man lang kumukurap. And Johanna stood in the same place, parang curious ang ekspresyon ng mukha niya. Nagtaka siya kung sino si Cyrus. Sa kabilang banda, pagkatapos umalis ni Cyrus sa komunidad, sumakay siya ng taxi diretso sa isang tindahan ng Volkswagen 4S. Matapos makapasok sa 4S store, nalaman ni Cyrus na maraming tao ang nakatingin sa sasakyan, at dahil medyo bata pa si Cyrus, hindi siya ang uri ng tao na kayang bumili ng sasakyan mag-isa, kaya hindi ginawa ng sales staff. Gumawa ng inisyatiba upang matanggap si Cyrus. Hindi gaanong alam ni Cyrus ang tungkol sa mga kotse, kaya wala siyang choice kundi pumunta sa front desk at mahinang nagtanong sa front desk. Hello, may sales staff ka pa ba dito? Gusto kong bumili ng kotse. Ano? Sandali, hahanapan kita ng tindero. Kinausap ng batang babae sa front desk si Cyrus sa magalang na tono. Pagkatapos sumagot ng mahina, kinuha niya ang walkie-talkie at tumawag ng dalawang beses. Pero dahil linggo ngayon, napakaraming tao ang nanonood sa sasakyan kaya't walang sumasagot ng matagal. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, mahinang sinabi ng batang babae kay Cyrus.
Sir, abala ngayon ang mga benta sa aming tindahan. Kung hindi, ipapakita ko sa iyo, maaari kitang maipakilala sa madaling sabi. Okay, pagkatapos ay pumunta ka. Tumango si Cyrus. Sir, pwede ko bang itanong kung anong presyo ng sasakyan ang gusto mong makita? Nakangiting tanong ng batang babae kay Cyrus. Mga 100,000 pesos, karaniwan. Malumanay na sagot ni Cyrus. Kung gayon, paano ang kotseng ito? Naglakad ang batang babae patungo sa isang itim na kotse at mahinang nagtanong. Ay katanggap-tanggap, tumango si Cyrus. Kung gayon, hayaan mong bigyan kita ng maikling pagpapakilala sa kotse na ito. Ang kotse na ito ay isang bagong kotse na kaka-launch. May existing car ba? Direktang pinutol ni Cyrus ang pagpapakilala ng batang babae. Kasalukuyang sasakyan. Natigilan sandali ang batang babae. Oo, kung i-swipe ko ang card ko ngayon, pwede ba akong mag-drive palayo? Tanong ni Cyrus. Ipapakita ko sa iyo ito. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan. Mabilis na kinuha ng batang babae ang kanyang mobile phone upang tingnan. Pagkatapos ay tumingin kay Cyrus at sinabing, Sir, available na ang sasakyan na ito, may balak ka bang? Magkano? Mahinang tanong ni Cyrus. Kung ubos na lahat, dapat 100,000. Naghihinala na sabi ng batang babae. Okay, pumunta at i-swipe ang iyong card. Si Cyrus ay hindi nagsalita nang walang kaparerekon. Kinuha niya ang kanyang bank card at ibinigay ito sa batang babae. Hindi sir, ikaw, hindi mo ba kailangang tingnan itong sasakyan? Para sa isang oras, ang maliit na batang babae ay ganap na natulala at nauutal at nagtanong kay Cyrus. Hindi niya akalain na makakatagpo siya ng ganoong customer. Ngunit ang sino mang pumupunta rito para bumili ng kotse ay hindi dapat ikumpara ito ng mabuti, at kung sino ang dapat makipag-ayos sa presyo sa tindero. Gaya ni Cyrus, na lumapit at nagtatanong ng presyo, at pagkatapos ay i-swipe ang card. Napakakaunting mga customer, at kahit na mayroon, sila ay talagang mayayaman, at sila ay bumibili ng tunay na mga luxury car. At bumili si Cyrus ng ordinaryong sasakyan ng pamilya sa oras na ito. Huwag kang tumingin dito, kaya mong magmaneho. Para kay Cyrus, ang higit sa 100,000 ay hindi gaanong malaking pera, kaya ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Kung ganoon, bakit hindi ka mag-test drive? Tumingin ang batang babae kay Cyrus at nagpatuloy sa pagtatanong. Hindi na kailangan, bilisin mo at i-swipe mo ang card mo. Kumaway si Cyrus sa batang babae. Matapos mag-alinlangan ng ilang sandali, sa wakas ay pinili ng batang babae na hanapin ang manager ng 4S store. Ang manager ng 4S shop, pagkatapos ng ilang beses na pagkumpirma kay Cyrus, ay tinulungan si Cyrus na dumaan sa mga proseso ng pagbili ng sasakyan. Makalipas ang halos isang oras, diretsyong pinaandar ni Cyrus ang kotse palabas ng 4S shop. Sa mga oras na ito, si Cyrus ay nasisiyahan pa rin sa kotse na ito. Kung tutuusin, ang kotse na ito ay napaka-ordinaryo. Kahit na ito ay ilagay sa kalye, walang sino man ang tumingin sa pangalawang pagkakataon na angkop para sa mga pangangailangan ni Cyrus. Para sa isang talagang mayamang tao tulad ni Cyrus, kotse man o bahay, hindi na iyon ganoon kahalaga, dahil hindi na niya kailangang sabihin sa iba na mayaman siya sa mga bagay na ito, sa kabilang banda, ayaw ni Cyrus. Iba para makilala siya, mayaman. Pagkaraan ng isang araw na paghagis, sa wakas ay nakauwi muli si Cyrus. Pagka-uwi, nakatanggap si Cyrus ng tawag mula kay Jonathan. Master De La Cruz, nakumpleto ko na ang mga pamamaraan para sa iyong exchange student. Maaari kang mag-report sa Bihang University kapag may oras ka. Sabi ni Jonathan sa mahinang boses. Di ba sabi mo makakababa ka sa loob ng 2 araw?
Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Jonathan, at nagtanong sa gulat na tono. Natapos ito isang araw ng maaga, ngunit maaari kang pumunta kahit kailan mo gusto. Nakangiting sabi ni Jonathan. Sige, salamat. Simpleng sagot ni Cyrus, at pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Kabanata 10:16. Bihang University. Dahil si Cyrus ay talagang walang magawa sa Bihang City. Si Margo ay hindi pa nakakabalik ng ilang sandali at walang balita mula kay Jamie, kaya plano ni Cyrus na pumunta sa Bihang University upang makita kung ano ang mga pamamaraan ng pagpasok muna. Gawin mo lahat. Hindi naman masyadong malayo ang Bihang University sa bahay ni Cyrus, kaya pinili ni Cyrus na maglakad doon. Pagdating sa Bihang University, nalaman ni Cyrus na ang Bihang University ay mukhang mas malaki kaysa sa Solbury University. At oras na ng paaralan, kaya nakikita niya ang lahat ng uri ng sasakyan na dumadaan sa kalye sa harap ng Bihang University. Siyempre, kasama rin sa mga sasakyang ito ang ilan. Mga mamahaling sasakyan. Bagamat ang Bihang University at Solbury University ay maituturing na kilalang-kilalang mga pangunahing universidad sa China. Sa pangkalahatan, hangga't ang mga mag-aaral na maaaring pumasok sa mga naturang universidad, dapat silang magkaroon ng napakahusay na pagganap sa akademiko. Ngunit ang Bihang University ay medyo naiiba sa Solbury University sa isang punto. Kakaunti lang ang mga estudyanteng pumapasok sa Solbury University dahil sa kanilang mga koneksyon. Kahit na makapasok sila, kadalasan sila ang napakakapangyarihan sa kanilang mga pamilya. Normally, pumapasok sila sa visa ng kanilang mga grado. Kaya kahit para sa isang mag-aaral na tulad ni Xu Feng, ang kanyang mga marka ay talagang outstanding. Ngunit iba ang Bihang University. Ang Bihang University ay isang kilalang aristokratikong paaralan. Hangga't may pera ka sa iyong pamilya, maaari mong pasukin ang iyong mga anak. Ito rin ay humantong sa unti-unting pagtaas ng reputasyon ng Bihang University. Ito ay nagbukas ng isang puwang kasama ang Solbury University. Sa kasalukuyan, ang bilang ng mga mayayamang mag-aaral sa ikalawang henerasyon sa Bihang University ay halos kapareho ng bilang ng mga mag-aaral na natanggap ayon sa mga grado. Ito ay humantong sa katotohanan na ang mga mag-aaral ng Bihang University ay nahahati sa dalawang kampo, mga mag-aaral mula sa mayayamang pamilya at mga mag-aaral na may magandang marka. Hindi mapigilan ni Cyrus ang mapangiti nang masilayan niya ang hindi pamilyar na tanawin sa paaralan. Alam niyang magsisimula na siya ng bagong buhay sa paaralang ito. Ayon sa sinabi ni Jonathan kay Cyrus kahapon, dumiretso si Cyrus sa Academic Affairs Office ng Bihang University at pagkatapos ay natagpuan ang direktor na namamahala sa grado ni Cyrus. Ang pangalan ng direktor ay Jess Onizang. Siya ay nasa 40 taong gulang. Hindi siya matangkad at medyo kalbo. Mukha siyang maraming guro sa paaralan. Medyo kawawa. Bagamat hindi alam ni Jess Oni ang tunay na pagkakakilanlan ni Cyrus. Alam din niya na si Cyrus ay isang estudyante na hindi madaling guluhin, kung hindi imposibleng makapasok sa Bihang University ng ganoon kadali. Sa makatuwid, magalang na pinakitunguhan ni Jess Oni si Cyrus. At nagkusa na tulungan si Cyrus na ipakilala ang sitwasyon sa paaralan, at pagkatapos ay dinala si Cyrus sa paligid ng paaralan para mamasyal, at nag-ayos ng dormitoryo para kay Cyrus. Siyempre, ang dormitoryo na inayos ni Jess Oni para kay Cyrus ay dapat na dormitoryo ng mga mag-aaral mula sa mayayamang pamilya sa paaralan. May 4 na tao sa isang silid. Napakaganda ng kapaligiran. Lahat ay may kanya-kanyang sariling silid. Hindi ko makita ang kasama ko. Pagkatapos ayusin ang dormitoryo, dinala ni Jess Oni si Cyrus sa opisina ng punong guro na namamahala sa klase ni Cyrus. Ang punong guro ni Cyrus sa Bihang City ay lalaki pa rin. Si Cyrus, na sanay makita ang magandang kagandahan ni Vera, ay tila hindi comfortable sa lalaking ito bilang kanyang punong guro.
Nadama ni Cyrus na kung ang punong guro ay isang babae at isang magandang babae, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang upang mapabuti ang kalidad ng pagkatuto ng isang klase. Kaya lang, alam din ni Cyrus na hindi siya magtatagal sa Bihang City, kaya wala siyang pakialam sa mga bagay na ito. Direktang dinala ng punong guro si Cyrus sa silid-aralan pagkatapos ng klase. Sa oras na ito, hindi pa umaalis ang mga estudyante sa klase. Pagkapasok sa silid-aralan, panandali ang pinagmasdan ni Cyrus ang kapaligiran sa loob. Halos 40 o 50 tao ang nasa klase. Mga tao, kalahating lalaki at kalahating babae. Ano ba? Tumahimik kayong lahat, may ipapakilala akong bagong kaklase sa lahat. Tinapat ng punong guro ang mesa at sumigaw ng malakas. Sa oras na ito, biglang napagtanto ng mga estudyante sa klase na si Cyrus ay nakatayo sa podium, at lahat sila ay tumingala sa kinatatayuan ni Cyrus, at ilang mga babae ang nagsimulang magsalita sa mahinang boses. Kung tutuusin, napakaganda pa rin ang itsura ni Cyrus, kaya may mga babae na halatang mas interesado kay Cyrus. Ito si Mr. Cyrus. Si Mr. Cyrus ay isang exchange student mula sa Solbury University. Sa susunod na yugto ng panahon, si Mr. Cyrus ay mag-aaral sa atin. Welcome! Sigaw ulit ng head teacher. Nagsimulang magpalakpakan ang mga estudyante sa klase. Hindi nakaimik si Cyrus sa ganoong link. Pagkatapos ng ilang simpleng salita, pumunta siya sa upuan sa tabi ng bintana at umupo. Pagkaupo ni Cyrus, tila naisip ng mga estudyante sa klase na medyo mahirap pakisamahan si Cyrus, kaya walang nagkusa na kausapin si Cyrus, at maaaring maging malinis si Cyrus saglit. Maya-maya ay tumunog na ang bell ng klase. Napatingin si Cyrus sa hindi pamilyar na guro at hindi pamilyar na kaklase. Sa katunayan, medyo hindi pa rin siya komportable. Hindi niya maiwasang maalala ang babaeng Vera sa kanyang isipan. Kung hindi dahil kay Vera, hindi na sana ginamit ni Cyrus ang Bihang University. Gayunpaman, sa hindi pamilyar na kapaligirang ito, nararamdaman ni Cyrus na maraming pakinabang. At least nakakapagpahinga siya ng husto. Walang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan at nagagawa niya ang lahat ng gusto niya. Sa isang kisap mata, natapos na rin sa wakas ang klase sa umaga. Bahagyang nag-inat si Cyrus matapos marinig ang pagtatapos ng paglabas ng klase ng 2 beses, handang tumayo at lumabas ng silid-aralan. Dude, sandali lang. Ngunit nang malapit nang umalis si Cyrus, isang boses ang biglang tumunog sa kanyang likuran. Si Cyrus ay lumingon sa likuran at nakita ang 3 tao na nakatayo sa likuran niya. Ang isa sa mga lalaki ay gwapo, at ang damit na suot niya ay hindi mukhang mura. Ngumiti siya kay Cyrus, at pagkatapos ay masigasig na sinabi, "Ang pangalan mo ay Cyrus, tama ba?" "Tama." Tumango si Cyrus. "Ano, Benny ang pangalan ko. Silang 2 ay sina Stephen Ding at Norvay Shaw." Nagkusa ang gwapong lalaki na magpakilala at ang 2 taong nakapaligid sa kanya. "Hello, anong problema?" Mahinang tanong ni Cyrus. "Actually, it's not a big deal. From now on, magkakasama na tayong 4 sa iisang dormitoryo. Ikinwento sa akin ng head teacher ang sitwasyon mo kanina. We are worried that you're not familiar with the school environment by yourself, kaya dadalhin ka namin para maging pamilyar ka sa kapaligiran." Nakangiting sabi ni Benier kay Cyrus. "Oo nga, hindi ka naman dapat interesado sa school mag-isa, diba?" Mabilis ding sumunod si Stephen. At medyo nagulat din si Cyrus matapos marinig ang sinabi ni na Benny at Stephen. Hindi niya akalain na ang 3 kasama niya sa kwarto ay magkusa na lumapit sa kanya at sila ay sobrang masigasi. Kabanata 10-17. Banhua Bangkaw. Sa pagharap sa imbitasyon ng kanyang 3 kasama sa kwarto, medyo nagulat si Cyrus. Kung tutuusin, wala siyang ganitong klaseng pagtrato noong nasa Solbury University siya.
Sa pagkakataong iyon, hahamakin siya ni Cyrus hanggat siya ay isang estudyante sa klase. Siyempre, kung hindi ka komportable at gusto mong mamasyal mag-isa. Matapos makita ni Benny na hindi nagsalita si Cyrus, nagpatuloy siya sa pagdagdag. Hindi. Ngayon ang unang pagkikita natin, hayaan mo akong i-treat ka ng pagkain. Nakita ni Cyrus na masigasig ang kanyang kasama kaya nahiya siyang tumanggi kaya nagkusa siyang imbitahan siya. Kada dating mo lang ngayon, how could we let you treat you to dinner? Let me invite you. Nakita ni Benny na bagamat walang malasakit si Cyrus, talagang napaka-friendly niya nang sabihin niya ito, kaya mas maganda ang impression niya kay Cyrus. Oo, iniimbitahan ka namin sa hapunan, maaari kang. Mabilis ding sumunod si Stephen. Alam ni Cyrus sa kanyang puso na dahil ang tatlong taong ito ay nakasama niyang tumira sa iisang dormitoryo. Nangangahulugan ito na silang tatlo ay dapat na lahat ay mayayaman sa ikalawang henerasyon na nagbayad nito, kaya natural na hindi sila masama, kaya walang masyadong sinabi si Cyrus. Pagkalipas ng ilang minuto, direktang dinala ni na Benny, Stephen, at Norvay si Cyrus sa pinakamagandang hotel sa Bihang University. Napakamahal ng mga pagkain sa restaurant na ito. Kahit si Benny at ang iba ay hindi na madalas pumunta dito para kumain. Ngayon, pumunta sila dito dahil niyaya nila si Cyrus na kumain. Si Benny at silang tatlo ay ordinaryong mayamang second generation din. At ito ay halos kapareho ng pagkakaroon ng 10 hanggang 20 milyon sa pamilya, so basically ang monthly living expenses ay ganoon kalaki, imposibleng maging kasing yaman ni Sobol at Robert. Napakalaki ng henerasyon. Pagkatapos ng maikling panahon ng pag-unawa, si Cyrus ay may kaunting pang-unawa kay Benny, Stephen, at Norvay. Ang pamilya ni Benny ay pangunahing nakatuon sa negosyo ng pagmimina ng karbon, may minahan daw sa pamilya, ito ang uri ng tunay na pamilya na may minahan. Siyempre, ang pagkakaroon ng minahan sa bahay ay isang magandang bagay para sa mga ordinaryong tao. Ngunit para sa mga tunay na mayayaman, ang pamilya ni Benny ay maaari lamang ituring na ordinaryo. Sa kabilang banda, ang pamilya ni Stephen ay nagmamay-ari ng isang pabrika at ang sukat ng bukid ay hindi maliit. Si Stephen ay medyo mataba at siya ang pinakamadalas magsalita. Ang pinakahuli rin ay ang hindi gaanong nagsasalita ay si Norvay. Hindi alam ni Cyrus kung ano ang ginagawa ng pamilya ni Norvay, ngunit nararamdaman ni Cyrus na si Norvay ay mas sopistikado kaysa kina Benny at Stephen at ang kanyang ugali katulad ng kay Benny. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng ordinaryong mayamang pangalawang henerasyon na si Stephen, na nagpapakita na ang background ni Norvay ay talagang hindi simple. Dahil halos kasing edad lang nilang tatlo si Cyrus, marami pa rin pinagkakasunduan, at hindi rin nagtagal at naging isa silang apat. Tumingin si Cyrus sa tatlong tao sa kanyang harapan, at tuwang-tuwa sa kanyang puso. Kung tutuusin, kasama ang tatlo nilang kaibigan, hindi magiging malungkot si Cyrus sa Bihang City. Habang kumakain, hindi masyadong nagsasalita si Cyrus. Kadalasan, nakikinig siya kina Benny at Stephen para ipakilala si Cyrus tungkol sa sitwasyon sa klase. Kilalang kilala ng dalawang taong ito ang lahat ng estudyante sa klase, maging ang bawat estudyante. Ano ang nangyayari sa bahay? At ang mga sukat ng bawat babae ay maaari ding magbigay ng pangkalahatang ideya, hindi talaga maisip ni Cyrus kung paano nila nalaman ang impormasyong ito. Mabilis na lumipas ang oras para sa pagkain, at si Cyrus ang nagkusa na bumili ng order habang papunta siya sa banyo. Ang pagkain na ito ay nagkakahalaga ng Cyrus ng higit sa 2,000 pesos. Apat na tao ang may pagkain na higit sa 2,000 pesos na maaaring isang buwang gastusin sa pamumuhay para sa mga ordinaryong estudyante. Talagang kamangha-mangha ang antas ng pagkonsumo ng restaurant na ito. At orihinal na binalak ni Benny na tratuhin ang mga bisita. Ngunit pagkatapos malaman na si Cyrus ay nagbayad ng pera ng palihim. Malamang na nagreklamo siya tungkol kay Cyrus, ngunit sa katunayan, ang kanyang pabor kay Cyrus ay tumaas ng husto sa kanyang puso.
Hindi ito usapin ng pera o pera, ngunit nararamdaman niya na ang pag-uugali ni Cyrus ay nangangahulugan na tinuring nga ni Cyrus silang tatlo bilang magkaibigan. Muling bumalik sa paaralan si Cyrus at ang apat pagkatapos kumain. Pinili ni Cyrus na maupo kasama si Benny at iba pa. Cyrus, nakita mo na ba ang taong iyon? Sa sandaling ito, biglang nagkusa si Benny na tanungin si Cyrus. Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Benny, at pagkatapos ay tumingala sa batang nakaupo sa harapan nila. Napakagwapo ng batang lalaki at napakaganda ng pigura. Ramdam ni Cyrus na maraming babae sa klase ang humahanga sa kinatatayuan ng batang lalaki. Halatang kaklase ang batang ito sa kanilang klase. Anong meron sa batang ito? Mahinang tanong ni Cyrus kay Benny. Let me tell you. Rafael ang pangalan ng batang ito. Hindi lang siya gwapo, mayaman din sa pamilya niya, at ang nakakainis ay hindi naman masama ang academic performance ng batang ito, kalahati ng mga babae sa klase namin ay lihim na umiibig. Itong si Rafael, ang iba ay karaniwang hinahabol si Rafael. Inggit na inggit si Benny. Napakagaling. Hindi mapigilan ni Cyrus ang mapangiti matapos marinig ang mga salita ni Benny. Kaya lang, si Cyrus ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa ganitong bagay ngayon. Kung tutuusin, ang mga estudyanteng ito sa klase ay walang kinalaman kay Cyrus. Siya ay may mas mahalagang bagay na dapat gawin pagdating niya sa Bihang City sa pagkakataong ito. Oo. Si Rafael ay hindi lamang may pera para makapag-aral ng mabuti sa kanyang pamilya, ngunit napakagwapo rin sa paglalaro ng basketball. Nagdududa talaga ako kung paano siya lumaki. Nagmamadaling nagdagdag si Stephen ng isang pangungusap, at pagkatapos ay nagpatuloy. Kung nag-aalala lang ako sa hitsura ni Yifan, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa paghahanap ng makakasama. Bakit napaka-unfair ng Diyos? Dapat makakahanap ka rin ng girlfriend, I think you are better than that, Rafael. Walang magawa si Cyrus kay Stephen. Cyrus, you are too unprofessional to comfort people, right? I don't believe what you said myself. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, ang ekspresyon ni Stephen ay tila lalong gumuho. Hahaha! Tumingin sina Benny at Norvay kay Cyrus at tumawa. Cyrus, tingnan mo ang babaeng iyon. Sa sandaling ito, biglang inabot ni Stephen at kinalagkad si Cyrus. Nilinggan ni Cyrus ang kanyang ulo upang tumingin muli sa pintuan ng klase, at nakitang pumasok ang isang magandang babae na may magandang pigura. Ang batang babae ay nagsusuot ng isang hanay ng mga may ikling palda ng Chanel, na nagbibigay sa mga tao ng isang napakasunod sa moda at pinong pakiramdam, at ang kanyang mga tampok sa mukha ay maaaring ituring na namumukontangi. Hindi bababa sa walang babae sa klase na ito ang maaaring kumpara sa kanya. Ang babaeng ito ay ang diyosa na si Lina Shen ng ating klase. Sabi ni Stephen kay Cyrus sa sobrang excited na tono.